how envelope system. There is an envelope system. You can make an envelope po na ilalagay nyo na po kaagad doon. Halimbawa, yung tithes, debt payments nyo, utilities, tuition, food, yan po ilalagay nyo na po yan doon sa isang sa mga different na envelope. Halimbawa po, maglalagay po kayo ng pera sa kada envelope, yung po yung iba budget, at lalagay nyo po siya ng tag. Lagay nyo ng tithes, debt payments, utilities, tuition, food. At tapos po yung ibang envelope nyo, lalagay nyo po siya ng 9 essentials like recreation, gifts, clothing, allowance, and other. Tapos each envelope will contain the amount. Ilalagay nyo yung amount nyo sa envelope. You have set aside when you shop the food, you spend only 90 pounds in the envelope. When you trans out, that means you stop buying food. Pero hindi naman, syempre, unti-unti nyo yung pagbabay ng food, baka po magutom kayo, mahirap naman, ano po? But you have to allocate a certain budget sa kung saan po upang sa ganon ay ma-manage po ng well yung inyong finances. Definitely, kung next month hindi po siya nag-work ngayong month na to, you can adjust the food allowance for this month at bawas po kayo sa iba. Kasi po, nangyayari madalas sa atin, kapag nagbabudget tayo, nagkulang tayo sa isa, iuutang na po natin yung isa, yung ibang budget natin hindi na natin babawasan. So that is a problem po pag nangyari po yan. Ano? Kaya po nangyayari, dapat you know how to budget and you know how to prioritize po yung mga pagkakataon.